Good evening! Kumusta po kayo? Good evening po! Ako po si Dr. Irma Antonio Pilar. Isa po akong internist endocrinologist. Para sa Facebook Live natin ngayong gabi, ang tatalakayin po natin ay tungkol sa mga gamot na pampababa ng kolesterol o yung tinatawag na statins, no? Actually, hindi lang yan yung mga gamot na pampababa ng kolesterol. Marami pa pong iba. Bakit namin nire-resetahan ang mga pasyente ng mga gamot na pampababa ng kolesterol? Ito ba ay para lang bumaba ang kolesterol level? Or may benefit ba yan sa pag-prevent ng stroke o heart attack sa mga pasyenteng diabetiko? Ano ba yung mga side effects ng statins? At lahat ba ng mga pasyente ay binibigyan namin ng gamot na pampababa ng kolesterol? So yan po yung mga katanungan natin ngayong gabi. So maraming salamat po sa pagsubaybay sa aking Facebook Live, no? So marami ho tayong matutunan ngayong gabi. So bago po ang topic ho natin ngayon ay tungkol sa mga statin. Sino ho sa inyo ang naresetahan ng gamot na pangkolesterol? Karaniwan ho diyan, nagre-request ho kami ng blood chemistry. At ang blood chemistry ho na 'yan ay kasama ho dyan ang tinatawag na lipid profile, no? Yung blood sugar, FBS, mga hemoglobin A1C, creatinine, uric acid, yung liver enzyme, lipid profile, yan. Kasama po dyan yung lipid profile. Or dyan ho natin nakikita kung tumataas ba yung total cholesterol mo, yung LDL, yung bad cholesterol, yung triglyceride, o yung HDL, o yung good cholesterol. So, yan. And then, pag pumunta yung pasyente sa amin at tinignan namin na mataas ang kanyang cholesterol level, ang triglyceride level niya, mababa ang HDL, yan ho yung good cholesterol, at yung HDL, LDL, total cholesterol, yan po yung tinitignan namin. So, kailan ho kami nagre-reseta ng pababa ng cholesterol level? So, karaniwan ho, ang nire-reseta ho namin dyan ay yung mga tinatawag na statins, no? Yan ho yung mga gamot o mga drugs na nagpapababa ho ng cholesterol level. Ano ba yung mga statins na yan? Yan ho yung mga atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin. Yan, marami pong mga statins ho sa huli, no? Ano yung ginagawa ng mga statins na yan? Binablock po nila yung paggawa ng cholesterol. Binablock po yung tinatawag na HMG-CoA reductase enzyme, no? So yung mga statin, tinatawag namin yan na HMG-CoA reductase inhibitor. Kasi yun po yung enzyme na binablock nila para hindi ho gumawa yung liver natin ng cholesterol level. No? Ay, ng cholesterol, tama po. So, nagbibigay ho kami ng statin sa mga pasyente kasi ho, nilo-lower ho nila yung risk para magkaroon ho ng mga tinatawag na cardiovascular diseases katulad ho ng atake sa puso at stroke. Maliban ho sa pagbaba ng cholesterol level ng mga statins, may mga additional benefits po yan. Ini-improve niya po yung function ng lining ng blood vessels, yung tinatawag ho namin na ini-improve niya ho yung tinatawag na endothelial dysfunction. Dini-decrease niya po or nire-reduce na yung inflammation or damage sa mga blood vessels. Nire-reduce niya po yung risk ng blood clots doon sa mga blood vessels. At ini-stabilize niya po yung mga plaques
para hindi po siya mag-break away at magsanhi ng mga stroke or heart attack. So, baliban ho sa pagpabababa ng cholesterol, ini-stabilize niya ho, yun yung pinaka-importante po. Ang statins po ay ini-stabilize niya ho yung plaques. Kung halimbawa ho, ito yung blood vessels po ninyo, karaniwan ho dyan, nag-deposit yung mga taba dito po sa gilid ng ano ng blood vessels. Dito po sa ano, hanggang lumiit po yan, hanggang kumipot po yan. So, ang ginagawa, ang benefit ng statins, pag umiinom ho kayo ng pang-cholesterol na gamot, ini-stabilize niya po yan, yung plaque na yan. Kasi pag nag-break away po yung plaque na yan, yan po yung nagbabara po sa puso, nagsasanhi ng atake sa puso, or stroke. Yan. Siyempre ho, lahat ho ng gamot ay may side effects. Katulad ho ng ibang mga gamot, may mga side effects po yan. So, kahit po itong mga statins na to, pwede ho mag-produce ng mga unwanted side effects. So, batiin ko ho muna si Sir Danilo Nagit. Nag-send po siya ng 100 stars. Thank you po. So, ito ho muna. So, ano po yung mga side effects ng statins? No? Isa po dyan, constipation. Nahihirapan ho kayong dumumi. Isa pa po, yung parang na, ano ka, na nasusuka. Yung ibang pasyente naman na naka statins, sumasakit ang ulo. Yung iba naman, parang cold-like symptoms. Mga symptoms parang parang nagbabara yung ilong. Yan. Ang karaniwan ho naming nakikita na side effect ho ng mga statins, lalo na yung mga matataas po ang dosage ng statins. Katulad pag nag 40 mg ka ng atorvastatin, nag 80 mg ka ng atorvastatin, sumasakit po yung mga muscles ng mga ng pasyente, no? So nagkakaroon sila ng sumasakit po yung mga muscles nila. At yung kanilang liver enzyme, pag tinignan mo yung blood chemistry nila, pag mataas ho yung dosage ng cholesterol level ay tumataas po. Pag tumaas ho yung liver enzyme ng 2 hanggang 3 beses sa normal, karaniwan ho, hinihinto na po namin or pinapalitan yung pang-cholesterol na gamot na yan. Kasi ayaw ho natin na tumaas yung liver enzyme sa liver enzyme po dahil dyan sa pag-inom po ng pang-cholesterol, gamot na pang-cholesterol. Sa mga pag-aaral, sinasabi din ho na yung pag-inom ho ng statins ay nakaka-increase ng blood glucose levels, nakaka-increase ng blood sugar levels. So, sa mga pasyenteng may diabetes, maari ho na mapansin ninyo medyo tumataas ang sugar level ng pasyente ninyo. Pero syempre, titimbangin ho natin yung benefit at saka yung risk ng pagbibigay natin ng mga pang-cholesterol na gamot. Yung iba naman, sabi nila, pag umiinom daw sila ng mga pang-cholesterol na gamot, parang nagkakaroon daw sila ng memory issues, yung parang nagiging makakalimutin, ganyan. So, kayo ho na umiinom ho ng mga pang-cholesterol na gamot, meron ho ba kayong naranasan na side effect ng gamot na iniinom nyo, yung side effect po ng mga statins, no? So, reviewin ho natin na para aware kayo, lalo na kung umiinom ho kayo ng mga gamot na pang-cholesterol, constipation, nausea, parang nasusuka ka, na masakit ang mga muscles mo, yung liver enzyme mo, makikita yan sa blood chemistry, tumataas. Kaya pag nakita ng doktor mo yan na tumataas ang liver enzyme mo, karaniwan hinihinto niya po yung gamot na pang-cholesterol. Yun. Minsan, ang gamot na pang-cholesterol nakaka-increase din ng blood glucose levels. At minsan, nakakasanhi daw siya ng memory issues. O minsan, parang nagiging ulyanin, mga ganyan. So, meron yung tinatawag tayo na, ano, yung mga
statin intolerant, yung hindi nila kaya na uminom talaga ng ano ng mga statins. Actually may pasyente ho ako na ayaw niya talagang uminom ng mga gamot na ganyan kasi talagang masasakit ang mga muscles niya kahit na ho mababa yung dosage niya. So, doktora, sabi niya siguro, tatanungin niyo, doktora, pwede ba akong uminom ng alak, no? Kung ako ay umiinom ng pang-cholesterol na level, ay pang-cholesterol na gamot, no? Pwede ba? Mag-i-combine ko yung alak tsaka cholesterol kasi minsan talaga hindi natin na iiwasan ng uminom ng alcohol. Kapag pinagsabay ho yung alcohol at saka ng paggamit ho ng statin, remember po, ang alak na metabolize po siya sa liver. Pati rin ho ang statin, sa liver din po yan. So, mas mataas ngayon ang risk mo na magkaroon ng problema sa liver or magkakaroon ka ng increased risk ng liver damage. So, Catherine Lucas Antonio is watching. Hello. Good evening. Good evening. So, sino ho sa inyo ang naka-fish oil? No? Siguro niresetaan na rin ho kayo ng fish oil, ano? O kaya pinasalubungan kayo ng mga kamag-anak niyong taga-ibang bansa ng napakalalaking fish oil. Ang fish oil is also known as yung mga omega-3 fatty acid. No? Ano sa namin ginagamit ng fish oil na to? Ginagamit natin ng fish oil para bumaba yung triglyceride natin. Okay? Pero kahit ho fish oil yan, pwede hong mag-interfere yan or pwede hong pwede hong mag-interfere yan sa ibang medication ho ninyo. At yung ibang tao may allergy ho sila sa fish and shellfish, hindi rin pwede itong mga fish oil na to. So, sino ho ang naka-fish oil po sa inyo? Yun. Okay, wait lang po ha. Parang may nakita ho ako kanina nagbigay ng ano. Hello po, Sir Danilo Nagit. Nagbigay po siya ng 100 stars. Kay Ma'am Virgie Padaka, 15 weeks in a row po, nagsisend ho siya ng star. Thank you, Ma'am Virgie Padaka. Si Ma'am Salvation Luna, nag-send din po siya ng 75 stars. Thank you po. Later ko ho, later ko ho, babasahin yung mga tanong po ninyo. Pati ho si Ma'am Ninia Bakani, thank you po for the 50 stars. Yun. So, salamat po sa mga sumusubaybay sa ating Facebook Live. Dalangin ko po na kayo po ay may natututunan kahit papaano po, no? Sa pag-uusap ko natin na every Friday night, no? Actually, kahit ho fish oil yan, may mga possible side effect din. Nakakita na ho ba kayo ng fish oil na gamot? Ang lalaki ho niyan, malalaki po na capsule yan na kulay yellow, no? Lalaki ho niyan na ano, capsule. So, ano yung mga possible side effect naman yan? Pwedeng minsan nagkakaroon kayo ng pangate, rashes, dighay kayo ng dighay. Yung iba naman parang hindi maganda yung panlasa, fishy taste, parang ganon. So, ito po ang tanong ng mga pasyente. Doc, paano ba ang pag-inom ng gamot sa cholesterol? Yun, mga usual mga tanong yan. Doc, paano ko ba iinumin itong gamot na pang-cholesterol? Okay, wait. Si J. Argueles Antiquino, nag-send po siya ng 75 stars. Thank you po. Sabi ni Nora Abrea, may fish oil po ako from Canada, pero di ko po iniinom. Natatakot ako, Doc. Safe po ba? Ma'am Nora, maganda naman ho fish oil kung mataas ho ang iyong triglyceride level. So sabi ko nga ho kanina, tagtatanong ka kung safe. Siyempre, katulad din yan ng ibang gamot, maaari din may mga side effect po yan. Katulad ng ang fish oil, maaaring mag-interfere yan sa ibang mga gamot kung may iniinom ka. Yung iba naman, pag may allergy ka sa isda o sa mga
Shellfish. Pwede ka rin magka-allergy. Sarah. Okay. Sorry, medyo nagkaroon tayo ng ano, ng connection problem. Anyway, so paano ho ang pag-inom ng gamot sa cholesterol? Sige nga, paano kayo umiinom ng gamot na pang-cholesterol? Sa umaga ba? Sa tanghali ba? Sa gabi ba? Okay. Karaniwan ho ng ano ng mga panggamot na mga statins po, karaniwan ho yan binibigay ho namin yan sa gabi. Bakit po? Para ho ano, para ho hindi makaramdam ng side effect po ang mga pasyente, kaya namin sa gabi siya binibigay. Mas less po yung mararamdaman ng pasyente na side effect katulad ng mga muscle pain. Yan, mas less po pag sa gabi po yan binibigay. Paano yung pag-inom ng gamot sa cholesterol? Siyempre, sundin mo kung ano yung sinabi ng doktor mo. Huwag mong babawasan yung dosage mo para makamura ka, makasave ka ng pera. Kailangan i-take mo yung full amount to get yung full benefits ng pang-cholesterol. Halimbawa ho, kayo ho ay na-atake na sa puso or na-stroke. Ang gusto ho kasi namin, ang pang-cholesterol na ibibigay namin sa inyo, kasi mataas ho yung risk ninyo, kapag kayo na inaatake or na-stroke, na-atake sa puso or na-stroke na po kayo, gusto namin yung medyo mataas na dosage ng cholesterol. Halimbawa, sa atorvastatin, gusto ho namin ang dosage ninyo nasa 40 to 80 milligrams. So, huwag nyo hong babawasan yon, huwag nyo hong hahati-hatiin ng apat, yung isang tableta hinahati ng apat. No? Kasi hindi rin ho ninyo makakamtan yung talagang benefit ng pag-inom ho ng mga statin. So, pero pag may mga ganung problema ho, maganda ho, huwag ho kayo mag-alangan na sabihin sa doktor po ninyo kung ano po yung mga side effect o kaya kung may mga problema ho ba kayo sa pag-inom ng cholesterol na gamot. So, pero syempre, hindi ibig sabihin yan na kapag kayo'y umiinom ng pang-cholesterol na gamot ay kayo na po ay kakain ng mga matatabang pagkain. Syempre, bawal ho yun. Walang effect yung pang-cholesterol na gamot mo kung kumakain ka pa rin ng mga matatabang pagkain, mga chicharon baboy, mga pinapaitan. Yung dito ho kasi sa amin sa Isabela, pagkain ho talaga namin ang pinapaitan. Ang pinapaitan ho, taba ho talaga yan ng baka. Nakapag hindi na ho mainit yung pinapaitan na yan, makikita mo talaga yung sebo niya na namumuumuo. So, syempre, pag umiinom ka ng pang-cholesterol na gamot, syempre dapat ang diet mo, mababa dapat ang cholesterol. No? Tsaka syempre mag-exercise din. Nakakatulong ang pag-e-ehersisyo sa pagbaba ng cholesterol levels. Oh, hopefully, may natututunan kayo. So, syempre ho, ang pagbaba ho ng cholesterol level kapag kayo po ay umiinom ng mga gamot na pang-cholesterol ay hindi lang man po yung pagbaba ng cholesterol ang magiging benefit niyan, kundi itong mga gamot na to, itong mga statins na to ay nalilink sila sa mas mababang risk ng heart disease at saka stroke. Oo, kasi nga ho, tumutulong ang mga gamot na to para ma-stabilize yung plaque at ma-reduce yung risk ng blood clots. So, maganda ho talaga ang statins. Actually, marami na ho ang pag-aaral sa mga statins. Sa simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. At kapag ang pasyente ho namin ay na-stroke, na-atake sa puso, may diabetes, automatic po yan, naka-statin or pinapainom ho talaga namin yan ng gamot na pang-stabilize ng plaque, pang-stabilize ng cholesterol, pang-stabilize po sa blood vessels.
Oh, sino ho sa inyo ang mga may diabetic, no? Mga diabetic na pasyente. Oh, kayo, kailangan nyo ho talagang uminom ng pang-cholesterol. Whether ang cholesterol level nyo ay mataas, normal, or mababa, kailangan nyo hong uminom ng statin, ng mga gamot na pang-cholesterol. Bakit po? Kasi ho, napatunayan ho sa mga pag-aaral na kapag kayo ho ay may risk for cardiovascular disease, kailangan nyo uminom ng statins kasi dinidecrease niya ho talaga yung risk for stroke at heart attack. So, kailan ka dapat iinom ng mga pang-cholesterol na gamot? Siyempre, depende ho yan sa iyong cholesterol level at iba pang risk factors for heart at saka for cardiovascular disease. So, yung doktor mo, i-consider yan, lahat ng risk factors mo bago mag-prescribe ng pang-cholesterol na gamot. Okay, kailan ano? Ano ba yung gusto natin na cholesterol level? Sige nga po, ano ba yung gusto nating cholesterol level? Okay, ano gusto natin yung ano? Ang total cholesterol nyo ho, dapat po ay mababa sa 200 milligrams per dl. Yung LDL nyo o yung bad cholesterol niyo dapat ho mababa sa 100 milligrams per dl. Pero kung kayo po ay may history na kayo po ay naatake na sa puso, or mataas yung risk niya na maatake sa puso o kaya ma-stroke, baka kailangan nyo ho ng sinasabi ho nila sa mga pag-aaral na kailangan mababa po ang cholesterol level ninyo sa 70 milligrams per dl. So, pero kung halimbawa ang isang pasyente ho, no, pumunta ho sa mga doktor. Pumunta ko sa mga doktor. Ano siya, halimbawa, 20 years old. Mataas pala yung cholesterol level niya. Karaniwan ho, hindi na ho kami nagbibigay ng pang-cholesterol dyan. Kung di naman ho siya diabetic, kung di naman siya obese, kung di naman ho siya hypertensive, sasabihin na lang ho namin sa pasyente na mag-diet ka na lang, mag-exercise ka, iwasan mo yung mga matatabang mga pagkain. Yun. Pero, kapag yung pasyente pumunta, siya ay diabetic, siya ay may high blood, siya ay mataba, may nagkaroon na siya ng history na naatake sa puso, nagkaroon na ho siya history na siya ay na-stroke, abay, kailangan ho tayo magbigay ng mga gamot na pang-cholesterol. So, sasabihin mo, doktora, bakit lagi mong binabanggit na kailangan mababa yung risk natin for heart attack tsaka stroke? Kasi karaniwan ho, dyan ho ang nagiging sanhi ng kamatayan ng mga pasyente may diabetes. Yung stroke tsaka atake sa puso. Sasabihin mo, Doc, ano pa ba? Maliban sa mataas na cholesterol, ano ba yung iba pang risk factor para sa sakit sa puso, stroke? No? O, sige nga, ano po yung mga risk factors? Paninigarilyo. Siyempre, ayaw na ho natin na naninigarilyo ang mga pasyenteng may diabetes, no? Pati sa mga may hypertension, ayaw natin. Kasi pag naninigarilyo ang isang pasyente, lalo hong kumikipot ang mga ugat. Ayaw din ho natin na walang exercise ang pasyente. Gusto natin na active, physically active. No? Kahit po maglakad-lakad-lakad na lang po dyan, okay yun. Kapag mataas ho ang blood pressure level or hypertensive ang pasyente, kapag siya ay overweight or obese, kapag ang pasyente niyan ay may diabetes o merong yung tinatawag nating peripheral arterial occlusive disease o yung mga ugat sa paa niya ay kumikipot na, o kaya pag may family history ng heart disease.
So yan yung mga risk factors ng sakit sa puso at stroke. No, kailangan nating ma-modify yan. So, halimbawa, sa paninigarilyo, syempre, ayaw na natin naninigarilyo ang pasyente. Exercise, sasabihin natin, okay, maganda mag-exercise. Diabetes, dapat kontrolado ang asukal ng pasyente. Overweight or obese, kailangan magpapayat, no? Kahit 7% lang from the previous week, napakalaking bagay na ho yan. Family history of heart disease, syempre hindi natin na yan, mamomodify yan kasi nasa genes ho, nasa history po ng family natin. Hindi natin mababago yan. Hindi naman tayo makakapamili kung saan ho tayo ipapanganak. Okay, so paano ang ginagawa ng mga doktor? Meron ho kaming tinatawag na mga risk assessment tools. Meron yung mga calculator na may mga ginagamit ho kaming tools na pang-predict ng chance mo na magkaroon ka ng heart attack in the next 10 to 30 years. Yon. Pero in general ho, ano ba yung guidelines natin sa pagbibigay ng cholesterol? No, yung mga gamot sa cholesterol. Paano ba yung guidelines natin? Number one, ang mga tao who don't have heart or blood vessel disease, yung mga pasyente na wala namang sakit sa puso or sakit sa ugat, pero meron siyang one or more cardiovascular disease risk factors and a higher 10-year risk of heart attack. Halimbawa po, well, hindi ka na-atake sa puso, hindi ka pa na-stroke, pero ikaw ay diabetic at hypertensive. Nay, magbibigay ko tayo dyan ng pang-cholesterol na gamot. Pangalawa po, magbibigay ho tayo ng pang-cholesterol na gamot sa mga taong nagkaroon na ho ng stroke at nagkaroon na ho ng heart attack at nagkaroon na ho ng mga peripheral arterial occlusive disease. O, sino-sino pa? Yung mga pasyenteng napakataas ang LDL. Kasi ang LDL, yan na ho yung tinatawag na bad cholesterol. O yung mga may LDL cholesterol na mahigit sa 190 milligrams per DL. So, try nyo hong tingnan yung mga blood chemistry ho ninyo. O kaya po, ang mga taong may diabetes, adults na 40 to 75 years old na may diabetes at LDL cholesterol between 70 and 189 milligrams per DL. So itong mga pasyenteng ito, ang mga karaniwan namin binibigyan ho ng gamot na pang-cholesterol. Hindi po lahat, no? Kasi may mga pasyente na sila yung mga annual PE, karaniwan yan yung mga bata-bata na nag-annual PE. Kung hindi naman siya hypertensive, hindi naman siya diabetic, hindi naman siya mataba, pero nakita na medyo mataas ang cholesterol niya. Hindi naman mataas na pataas, pero slightly na medyo tumaas siya. Karaniwan ho, nag-a-advise na lang ho kami ng mga lifestyle, mga healthy lifestyle changes na pwede nilang gawin. No? So, ang healthy lifestyle ay yan pa rin ho ang key or susi para ma-prevent ang mga heart disease or yung mga sakit sa puso or heart attack. So, ano yung mga healthy lifestyle na yan? Number one, sinabi ko na ho sa inyo kanina, quit smoking. Quit smoking. Tanggalin ho ang paninigarilyo and avoid yung secondhand smoke. Hindi ka nga naninigarilyo, pero yung asawa naman o yung mga anak mo naninigarilyo, nakakalanghap ka pa rin ng uso. Eat healthy diet. Yan. Be physically active, okay? And maintain mo yung healthy weight. No? Huwag yung masyadong mataba. Okay? Ngayon, kasabihin mo, Dok,
kapag bumaba na ba ang aking cholesterol level, maaari ko na bang ihinto? Maaari ko na bang ihinto? Maaari na ho bang ihinto? Alam niyo ho ba na yung paggagamit ng statin is a lifelong commitment? Kailangan ho, tuloy-tuloy po yan. Kasi once ho na hininto niyo po yan, babalik na naman ho. Sa susunod na magpa-laboratory kayo, mataas na naman po yan. Kaya kung kayo po ay diabetic, kung kayo po ay hypertensive, tumataas talaga ang cholesterol nyo, mas maganda ho na i-maintain nyo po yung pag-inom ng cholesterol ninyo. Unless magkaroon ho kayo ng side effect. Yun nga po, pag tumataas yung liver enzyme nyo, pag nakakaramdam ho kayo ng pananakit ng mga muscles, at saka yung at iba pang mga side effect. So, yun lang po. Actually ho, hindi lang ho mga statins ang mga gamot na pang-cholesterol. Meron ho din yung mga niacin, meron din ho yung mga phenofibrates, yan. Maraming pa hong ibang klase ng gamot for cholesterol. Pero ang statin ho, yan ho yung nagpapababa ng cholesterol. Ini-improve din ho niya ang HDL. Ang HDL, yan po yung good cholesterol. At pinapababa niya yung LDL. Yan po yung bad cholesterol. So, yan na ho yung lecture natin. Tayo na ho ay sasagot ho kung may mga katanungan ho kayo. Ha? Okay, thank you po ha for watching. Ang dami hong nanonood. Presently ho, may 240 po tayo na nanonood. 241, thank you. Si Ma'am Emerlyn Barin from Castillejo, Zambales. Thank you, Ma'am. From Fez Zapanta, 73 years old daw siya. 248 ang kanyang cholesterol. So, ano ba yan, Ma'am? Inano ka ba? Niresetahan ho ba kayo ng gamot na pang-cholesterol? Oh, 248 ho eh, kasi medyo, ano po yan, medyo mataas. Tapos sabi ni Maribeth Makalina, ano ba ang normal na hemoglobin A1C kapag diabetic? Ang normal ho na hemoglobin A1C sa diabetes ay dapat ho 5.7 to 6.4. Kapag tumaas na ho ng 6.4, sasabihin na ho namin na diabetic ang pasyente. Pero sa diabetic ho, ang hemoglobin A1C, marami hong mga organizations katulad ho ng American Diabetes Association na ang gusto natin na hemoglobin A1C ay dapat mababa sa 6.5%. Yung iba naman ho ng organizations, ang sinasabi ho nila ay mababa dapat sa 7%. Pero kung ikaw ho ay elderly, ikaw ay elderly, yung mga matatanda na may mga comorbidities. Ang ibig sabihin ng mga comorbidities, meron hong mga, halimbawa, na stroke na, na-atake na sa puso. Ang gusto ho natin na hemoglobin A1C ay karaniwan mababa sa 8%. So, depende po yan. Individualized po ang tawag doon sa goal nyo po na hemoglobin A1C. From Sharon, Guardo. Dok, paano po kung total cholesterol ko is 195 pero ang LDL ko ay 130? Mataas po. Minsan BP ko is 140 over 71. Palagay ko, Ma'am Sharon, kailangan nyo hong meron ho kayong hypertension eh. So, maganda ho kung gamutin na lang ho itong tumataas po na cholesterol level ninyo. Pwede rin naman hong mag-try ho muna kayo na healthy lifestyle po. Iwasan nyo ho talaga yung mga matatabang pagkain. Kung kakain ka ng karne, tatanggalin mo yung taba. Kung kakain ka ng manok, tatanggalin mo yung balat. Tingnan ho ninyo kung mag-improve. No? Okay. From LV
ano to, Baskos. Doc, okay po ba ang Roswin sa cholesterol? Ang Roswin ho is rosuvastatin. Okay na okay po yan. No problem po. Maganda po yan. Okay, ano to, Zia Lane. Hello po, Doc. Good evening. Watching from Pangasinan. Thank you po from Pangasinan. Okay, from Vesapan. Tattoo 48 po ang cholesterol ko. Dapat na po ba ako mag-take ng statin? Kung kayo po ay hypertensive, diabetic, at mataas ang cholesterol nyo, palagay ko maganda ho kung mag-take po kayo. Okay. Nora Abrea. Ano po yung average na creatinine ng babae? 54 years old, may diabetes at hypertensive. Last result ng hemoglobin A1C 5.3. Ang 5.3 po is okay naman po yan. Po naman yan. Ano yung normal average ng creatinine? Karaniwan ho, ang upper limit ho niyan is nasa 80. Mga 80 plus po. Yun po yung upper limit ng normal po ng creatinine. Okay. From Maribet Macalina, Doc, if normal na ba cholesterol, patuloy pa din inom? Lalo if diabetes ang patient. Ma'am, tama kayo, Ma'am Maribet Macalina. Yan yung sinasabi ko po kanina. Nang pag-inom ho ng statin ay isang lifetime commitment po. Lalo na ho kung kayo po ay diabetic. Kasi di ba ho, ang mga diabetic, mataas ho ang risk ninyo na magkaroon ho kayo ng stroke o heart attack. At sa mga pasyente hong may diabetes, whether ang cholesterol mo ay normal, cholesterol mo mataas, cholesterol mo mababa, magbibigay pa rin ho kami ng statin. Okay. From ano to, Romeo Salazar. Doc, good evening po. Pwede bang magsabay insulin at metformin? Salamat po. Pwede po naman, sir. Pero tingnan nyo lang ho, baka mag-hypoglycemia. Baka ho bumagsak ang asukal nyo po. Pero pwede po. Depende po yan nga sa taas ho ng asukal niya sa dugo. Okay. Lorian Bumatay. Ano po to? Sabi po nila, nakakasira ng kidney ang gamot sa cholesterol. Totoo po ba to? Hindi naman. Hindi po. Ang cholesterol ho, ang metabolism ng cholesterol ho sa liver. So kapag umiinom ho kayo ng cholesterol, ang talagang tinitignan ho namin ay yung liver enzyme mo. Yun yung SGPT, SGOT, o yung AST, ALT. Yun ho yung tinitignan namin. Pag 2 to 3 times na nag-elevate yan, titinitigil namin yung gamot na pang-cholesterol. Tinitigil po namin. From Christina Villamoya, blessed eve po, doktora. Nasa boundary na po ako ng diabetes. Niresetan po ako ng doktor ko ng simvastatin at metformin. Umaga at gabi, sa tanghali po ay glyclaside. Before lunch, ang cholesterol ko po ay 5.32. Ang 5.32 is parang medyo mataas na to. Ang pagkakaalala ko ang normal ho ay 5.1. So, okay lang po yan, ma'am. Ma'am Christina Villamoya. Mag-follow up po kayo sa doktor ninyo. From Elsie Cruz, watching from Angat, Bulacan, sabi niya. From ano ba to? Carlos Cabrera. Meron din po akong CKD, keto analog at sodium bicarbonate. Mababa din ang hemoglobin ko at calcium. Nang nag-take ako ng vitamins, pero wala pang cholesterol. Ang ibig sabihin ho ng CKD, yan po yung chronic kidney disease. Maari ho na mataas na ho ang creatinine ni Kuya Carlos Cabrera, kaya ho siya naka sodium bicarbonate, keto analog, calcium, at bumababa din ho yung kanyang hemoglobin. Kapag tumataas ho kasi ang creatinine level ninyo, ibig sabihin no, nagkakaproblema na ho kayo sa kidneys ninyo. At ang erythropoietin na siyang nag-i-stimulate sa buto natin para gumawa ng red blood cells ay ginagawa po yan nga sa kidneys. So kapag may problem ang kidney mo, hindi na siya masyadong gumagawa ng erythropoietin. Kaya ang pasyente may chronic kidney disease ay mababa po ang kanyang hemoglobin.
So, di ba nag, ano yan, nag-cafe, maaaring naka-ferrous sulfate ka, o ini-injectan ka ng erythropoietin, maaari po yun. Para tumaas po yung hemoglobin ninyo. So, from, ano to, Adveo Foods. Tama ba? Good evening po, bakit po sumasakit ang right shoulder, arm, wrist, at hands ko? Female, 51 years old din po ako, diabetic po ako. Ang gamot ko po ay Januvia at Glucophage twice a day. Hindi ho kaya right shoulder arm, hindi ho kaya may arthritis ho kayo ma'am, hindi ho ba mataas ang uric acid nyo, or baka may degenerative osteoarthritis ho kayo, yung pagsakit ho ng inyong shoulder, yung dito nyo, yung wrist nyo, maaring hindi po yan, hindi po dahilan yung mga gamot po na iniinom ninyo. Baka ho meron ho kayong arthritis, ipacheck nyo din po. Pero karamihan nga ho sa mga pasyenteng may diabetes ay nagkakaroon ho sila ng mga tinatawag na frozen shoulder, yung nahihirapan silang itaas itong balikat nila. Yun, nagkakaroon ho sila. From ano to, Raymond de la Cruz, Baliwag, Bulacan. Hello po. From Lourdes, Sibal from Los Baños, Laguna. Hello. From Rina, Rina. Doc, ang cholesterol ko po ay... wait lang po. Doc, ang cholesterol ko po ay 294 milligrams per DL, siguro yan. Ang gamot ko po ay rosuvastatin 5 milligrams. So, okay lang po yan, ma'am. Okay lang, ho. So, yan. From Carlos Cabrera, ako, Doc, may diabetes, insulin ang gamot ko. Mababa yung cholesterol ko. Hindi naman binigyan para sa cholesterol. Eh sabi mo mababa yung cholesterol mo, eh di natural, baka hindi ka na binigyan ng gamot na pang cholesterol. Pero ikaw ay diabetic. Pwede nyo hong ano, i-suggest ho yan sa doktor po ninyo. Tatanungin nyo ho kung, kasi nga ho kayo po ay, kayo nga ho ay diabetic. So, mababa sabi mo ang cholesterol mo, pero hindi ka binigyan ng pang cholesterol. Pwede nyo hong i-consult po yan sa inyong doktor po. From ano to, Noraida Abad Agcong, watching from Parang Maguindanao, BARMM. Hello po mama, Noraida Abad Agcong, thank you po sa inyong panonood. Flor de Liza, ano to, Libaro, thanks po sa info, you're welcome po. JM Palma, oo, kailangan ng reseta para sa statins. Tinatanong niya kung pwede daw ba. Kailangan daw ba ng reseta? Opo. Fe Navidad Bahe, watching from Angeles, Pampanga. Okay, hello. May Lozada Garcia. From Cavite naman si Flor de Liza Apolinar. Okay. Marianina Bacani, hello. Okay. So, Mylene Mosuela, losartan at amlodipine, ito po ba ay para sa cholesterol? Hindi po, Mylene. Ang losartan at amlodipine po ay para sa para sa hypertension, sa high blood po. Okay, ito. Sally Tagunod, si Ma'am Sally Tagunod, sobrang sakit po ng leg ko, parang stiff neck. Po yata, uminom ako ng Celecoxib, generic lang po, naka 3 times ako ngayon, okay lang po ba? Okay lang naman ho, ma'am, Celecoxib, mild lang naman ho ang Celecoxib. Pwede ho kayo maglagay ng ano, ng warm compress dito sa leeg po ninyo. Warm compress, big sabihin nun, maglagay ka ng yung hot water bag, o kaya kung wala kang hot water bag, yung... ano yun, bote, lagay mo medyo mainit na tubig, tapos idingip mo, ilagay mo dito sa ano, sa dyan sa leeg mo. So, Hazel Mariano, watching from Kuwait. Hello, Hazel. Okay. So, from Maribeth Macalina, Doc, 5 years na po kami na ako may atorvastatin. Di po ba masamaya sa liver? Normal naman po ang cholesterol ko, pero patuloy pa din po ba yun? Baka ho may ibang sakit o kayo, Ma'am Maribeth Macalina, kaya tinutuloy-tuloy lang ho ng doktor nyo. Or baka ho, pag itinigil ho yung cholesterol ninyo,
umaano ho, tumataas-taas na naman ho yung cholesterol po ninyo. Hindi ba masama yan sa liver? Ano po yan? Siyempre, chinecheck ho yung liver enzyme po ninyo. Pero in general ho, hindi naman ho masama yan sa liver. Pero yun nga po, pag nagpapa-blood chemistry ho kayo, di ba chinecheck ho yung AST, ALT nyo o yung SGPT, SGOT, yun po yun. Titignan nyo ho kung tumataas yun. Hello po, Ma'am Marinette Manalang. Okay. JM Palma, okay lang po ba itong Arctic Sea from Forever Living Products, Doc? Hindi ko ho alam kung ano po yung Arctic Sea, pero baka ano fish oil ba yan? Hindi ko alam. Okay. Okay. From Jerzan Medina, pag umiinom po ako ng Rosuvas at yung tumataas ang BP ko, may fatty liver pa ako. Hindi ho siguro, baka ho nagkataon lang na nung umiinom ho kayo ng rosuvastatin, doon ho tumataas, or nagkataon lang ho na tumataas yung BP nyo, or nung tumaas yung BP mo pag umiinom ka ng rosuvastatin. So yung fatty liver, ang fatty liver ho, actually walang gamot ho ang fatty liver. Hindi ho namin ginagamot ang fatty liver ng statin. Ang fatty liver, sa totoo lang po walang gamot ang fatty liver. Pero karaniwang ina-advise namin sa pasyente ay yun nga po, mag-exercise, diet, yun. Yung mga yun po, yung para maiwasan ang fatty liver. Pero sa totoo lang po walang gamot po sa fatty liver. Except po yung lifestyle changes, mga lifestyle, baguhin mang yung lifestyle. Cecil Sia, Dog, good evening po. Tanong ko lang po, tuloy po bang inom ko ng metformin at gliclazide? Hindi pa po ako nakabalik sa doktor ko. Okay lang po ba yun? Okay po, tuloy niyo lang po. Sal Rock Garcia, Dog, bigla sumakit katawan ko at tilagnat. Ano pong gagawin ko? Nako, ano yan? Obserbahan mo ho yan kung sumasakit ang katawan mo at nilalagnat. Kasi usong-uso ho ngayon ng mga viral infection po, katulad doon ng mga dengue, o kaya baka COVID, hindi ho natin alam. Pero obserbahan niyo po yan kung naglalagnat at sumasakit ang katawan ninyo. Baka ho, malamang ho, may infection po kayo. Okay, good evening po, kina May Lazada Garcia, Mary Ann Borromeo, Marinette Manalang, si Rowena Perang, hello po ma'am. Cecilia Mancilia, ako po sa gabi atorvastatin. Tama ho, night time before bedtime, sabi ni ma'am Nora Abrea. After dinner daw yung pag-inom niya. Okay, paki-share na lang po itong Facebook live na to para ho matuto din ho yung iba nating mga kasama po. Rowena Domingo is watching. Hello po Ma'am Rhea Arizola Fabian. Dok, nainom po ako ng Fixcom. Pwede po ba isabay sa metformin? Huwag yun na lang kung isabay. Kasi kung naka-Fixcom ka, yan yung anti-TB drug. Usually madami yan, di ba? At least tatlo yan or apat. Huwag yun na lang kung isabay, ihiwalay nyo po. Kasi ang Fixcom po sa liver din po ang ano niyan, ang tawag dito, ang metabolism niyan. From Jocelyn Ariola, ang gamot niya daw po ay simvastatin. Okay. Sabi ni Ma'am sa Sally Briones, nagte-take daw siya ng fish oil. Ang fish oil ho, karami naman ho ginagamit ho yan. Kapag hindi ho makatake ho ng mga statins ang pasyente o kaya yung mga hindi niya natotolerate ang pag-inom ng mga gamot na pang-cholesterol, pwede po ang fish oil. Nakakapagpababa ho yan ng triglyceride. From Marian Nina Bacani, Dok, bakit po kaya 3 days nang masakit ang tuhod ko? Hirap akong tumayo. Totoo po bang nakuha yun sa sakit sa pagkain ko ng munggo at sitaw? Ano po bang pwede kong inumin gamot? Salamat po. Hindi naman ho siguro mataas ho ba ang uric acid ninyo.
At saka po, kahit ho mataas ang uric acid nyo, hindi naman din ho talaga bawal ang munggo at sitaw. I-try nyo ho muna, Ma'am Ninya Bacani, yung paracetamol or by Jessic. Pwede ho kayong uminom ng 3 beses sa isang araw. O kaya pwede rin ho naman, pwede rin over-the-counter po yung mga celecoxib po. Celecoxib na 400 milligram capsule ho once a day. So, yun po. Baka ho, ilang taon na ho ba kayong Ma'am Ninya? Oh, baka ho, ano, hirap daw siyang tumayo. Masakit ho yung tuhod nyo. Wala naman ho kayong lagnat. Bakit kaya biglang sumakit ang tuhod mo? So, from Henry Oliquino, nakakatulong po ba ang HEPA B vaccine sa liver para sa side effect ng simvastatin? Hindi po, sir. Ang HEPA B po na vaccine ay para makaiwas ho kayo sa HEPA B infection. Kasi kapag nabakunahan ho kayo ng HEPA B, nagde-develop ho kayo ng antibodies para hindi ho kayo ma-infect ng HEPA B. Pero hindi po nakakatulong yan sa side effect po ng simvastatin. Okay. Elma Recato, paano po dok pag mababa ang creatinine level? Okay lang po yun. Kasi pag kumain ho kayo ng mapuprotina, tataas din po yan. No? From JM Palma, nag-send siya ng 75 stars. Thank you, JM. Hello po, Sir Giovanni Santos. Hello po, Sir Giovanni. Salvation Luna, siya daw ay umiinom ng fish oil. Okay po, okay lang naman ha ang fish oil. Sabi din ni Melly Lozano, nagtitake din siya ng fish oil. Edna Kapal, hello po daw, gamot ko po ay atorvastatin. So, okay ho ang atorvastatin. Maganda ho ang atorvastatin. From Nora Linoto Abrea, may fish oil po ako from Canada, pero di ko po iniinom, natatakot ako, Doc. Safe po ba? Safe po, Ma'am. Wag ho kayong matakot dyan sa laki ng fish oil, kasi malalaki talaga yung capsule ng fish oil. Glufarilin, Efren Aguilar, mahusay po ba ang glufarilin? Ano nga ho ulit ang glufarilin? Ano nga ho yung generic name po ng glufarilin? Kalimutan ko na eh. Ano nga ho yung ng glufarilin? Sir Efren Aguilar. Okay. From J. Antiquina, nag-send ho siya. J. Arguelles Antiquina, nag-send siya ng 75 stars. Thank you po, Sir J. From Imus Cavite, si Marie Luna. Ito naman, si Judith Omiple. Good evening, Doc. Diabetic po ako. Anong tamang oras sa pag-inom ng vitamins? Pwede po bang sabay-sabayin ang vitamin C, B, complex at fish oil? From Davao City po ako. Pwede naman. Pero maaari din na ihiwalay mo muna itong fish oil. Kasi ang fish oil, maaari din siyang mag-interfere sa absorption ng ibang vitamins. So, hello po from Judith Omiple from Davao City daw siya. Si Ma'am Flor Deliza Libato, nagtitake daw siya ng atorvastatin. Si Ma'am Lydia Alcantia, nagtitake daw siya ng fish oil. Hello, Pilo Sopo. Hello, Doc, sabi niya si Sir Joseph. From Jericho Bungag. Oh, thank you, Sir Jericho Bungag. Nag-send po siya ng 75 stars. From Rina. Ako po naka fish oil, mahal po kasi ang Omacor. Rina, ang Omacor, fish oil din 'yon. Kaya lang mahal talaga ang mga fish oil na naka single pack 'yan eh, 'di ba? Naka single pack siya. Ang Omacor is fish oil din 'yan, pareho lang. So, si Cecilia Crehension, to take din daw siya ng fish oil. Okay, si
Nora Abrea, kaya na-stop ko kasi sumasakit ang sikmura ko. Di ko sure if sa statin ba yun kasi may ibang gamot po akong iniinom like Gliptin, Amlodipine. Pero today, tinuloy ko naman yung pag-take ng statin. Di pa ako nakabalik sa endo ko kasi ala pa budget, 5 months na po. So, from Nora Lim Abrea, kapag ano ko kayo, hindi pa ako kayo nakakabalik sa endo po ninyo. Ano lang ho, tuloy-tuloy nyo lang ho yung gamot ninyo. Okay lang ho yan. Hello, Angelica de la Cruz. From Eliza Teng, good evening po. Elena Antonio, hello po. Lydia Alcancia, Rosuvastatin naman ang ano, gamot niya. At sabi nga niya, nakaka-constipate nga daw ang ano, Rosuvastatin. Si Rina naman, Dok, ang cholesterol ko po ay 205. Ang gamot ko ay Rosuvastatin. Kanatapos ko lang magpa-check up. Ako po na ka-Omacore. So, naka-Rosuvastatin daw siya tsaka Omacore. From Hazel Boyser Mariano, ako po ba ito na gamot? Zocor 20 mg. Ang Zocor po is simvastatin. Okay naman po yan. Okay lang po yan. From Pink Cat, watching here, Doki, sabi ni Pink Cat. Okay. From Lovina Florendo, Dok, yung bawang po ba pwede pagpababa ng cholesterol? Ayun, ang galang ng tanong mo, ano? Anto Lovina Florendo, ang bawang ba, ang garlic ba ay nakakapagpababa ng cholesterol? Tama po. May mga pag-aaral ho na ang bawang ay nakakapagpababa ng cholesterol. Pero yung ibang pasyente ho, ang ginagawa nila, pag mataas ang BP nila, lumalaklak sila ng bawang. Hindi po. Ang bawang po, hindi ho yung nakakapagpababa ng blood pressure, pero nakakapag, maaaring makapagpababa yan ng cholesterol. Yun. From Efren Aguilar, nanonood daw siya from Cabuyao. From ano to, Sol Rock Garcia, Dok, bigla pong sumakit ang katawan ko at nilagnat. Nako, Sol Rock Garcia. Pa-check up ka kasi baka mamaya may ano yan, may infection ka. Rose Parkon, ask lang po, ano pong dahilan sa mababang creatinine? Yung iba ho na mababa po ang creatinine level, depende ho yan sa mga kinakain. Usually po kapag mga gulay-gulay ang kinakain, medyo bumababa po ang creatinine level. Pero kapag ano, kapag yung mga karne-karne, yung mga mapoprotina, karaniwan na tumataas po ang crea level. Ay, tama po. From Pamela Nervades Solivet, I'm taking Lustatin. Ang Lustatin po is Atorvastatin. From Vina Trinidad, good evening po, God bless po. Rowena Domingo, good evening din daw, sabi niya. Watching from San Jose del Monte, Bulacan. Hello, Ma'am Pamela Solivet. Danielle Dale Conbanwa, amazing. Doctor watching from Japan. Hello po. Hello, Ma'am. Sir Danielle. Dati ba to or dali? Conbanwa. Amazing doctor watching from Japan. Thank you po. Henry Oliquino, good evening then. Okay. So, from Mayin Tiburcio, magandang gabi, Doc. Ilan po miligram ng simvastatin pwede ko inumin kapag 221 result ng cholesterol ko? Pwede ko kahit yung pinakamababa lang po, kahit 10 or 10 lang ho, pwede na 10 milligram. Diabetic ho ba kayo? Hypertensive? Nagkaroon ho ba kayo ng sakit sa puso? Na-stroke na ho ba kayo? Ano ho bang nangyari? Okay, pero 10 or 20 pwede na po. Mark Ramones, Doc pa cover po. Hehehe, sino? Oh, sure. Pupunta ka ba sa clinic, Mark? Anong mo? Anong product mo? Edu Cruz, hello doctor. Good evening, watching here at Santiago City. Yan, pasyente ko si Ma'am Edu Cruz. Okay. Good evening po from Jean Tan, from Henry Castro. RBS ko po sa umaga 110 to 120, sa hapon 160 to 180, watching from Tarlac City. Oh, very good po ang control ng blood sugar niyo, Sir Henry Castro.
Zenaida Garcia, good evening po. Thank you. Okay, si Imelda Hiwatig. Good evening po, 172 po ang FBS cholesterol. Laboratory ko ay noong July 13. Negative po ang cholesterol ko pero may maintenance po akong atorvastatin, 20 mg. Okay po ba yun? Ang hemoglobin A1C ko po ay 10. So medyo ho uncontrolled pa po ang inyong blood sugar, ma'am. Kasi ang hemoglobin A1C niyo po ay mataas. Pero yung inyong, yun yung FBS niyo, 172 din. Sabi niya naka-maintenance daw siya ng pang-cholesterol, yun yung atorvastatin na 20. So tuloy niyo lang ho yun. Pero baka pwedeng i-improve niyo pa po yung blood sugar level po ninyo. Medyo mataas pa po. Si Sir Danilo Nagit, nag-send siya ng 100 stars. Thank you po. Ano na lang ho ha, ang tawag dito, share na lang po. Thank you po. Or follow na lang po. Thank you din. Doc, di ba masama ang statin sa liver? Hindi naman po. Hindi naman po. Pero ang isa po sa mga side effect po ng statin, dahil sa liver po siya na may metabolize, ay tumataas ang liver enzyme. So, kailangan nyo i-monitor yung liver enzyme nyo. From Sally Robredierio, bakit iba-iba ang gamot sa cholesterol? Kasi po, marami hong klase ng gamot sa cholesterol. Meron ho yung nagpapababa ng bad cholesterol, usually statin yan. Meron din ho yung nagpapababa mainly ng triglyceride, yan ho yung mga phenofibrate, yan po. So, depende po kung ano yung gusto mong i-target, no? Maggie Kalawit, bakit palaging barado ang lalamunan ko? Nako, magpa-check ka. Baka naman may goiter ka or may bukol ka. Abe Soriano, good evening, kuya. Good evening, kuya Abe. Sabi niya, good evening po, ate doktora. Hello po, sir. Kuya Abe Soriano. Okay. Ana Emma Galura, good evening. Okay. Carlos Cabrera, watching from Bacoor, Cavite. Okay, si Ma'am Nora Abrea, yung atorvastatin niya daw na ang tawag dito, na ihinto niya, and then naka-atorvastatin daw siya, gliptin, amlodipine, siya daw may diabetes tsaka hypertensive. So, tuloy niyo lang kay mga gamot niyo, Ma'am Nora Abrea, okay naman po. Salvation Luna, thank you po sa 75 stars. Noemi Saldivar, God bless din po. Si Ma'am Ruth Simbulan, naka-atorvastatin daw siya. Beng Asopra, watching from Makati, sabi niya. Thank you po. Si Rina nag-aabang daw siya. Melinda Ricasa, ako po high blood pero alami cholesterol. Nagtaka po ako kung na-mal-shock ang tumama sa akin na duling yung isang mata ko. Maari po, Ma'am Melinda Lastrella Ricasa. Maari po na yung pagkaduling nyo ho, maari ho talagang na mild stroke po kayo dyan. So pag ganyan ho, kailangan nyo ho talagang maggamot for cholesterol pag ganyan. Kasi mataas ho yung risk nyo or nagkaroon na ho kayo ng stroke. At isa pa po, kayo po ay may hypertension. So i-suggestion na lang ho or tanungin nyo ho sa doktor nyo. From LC Abuan, watching from San Fernando La Union. Watching from Mangaldan, Pangasinan naman si Ma'am Ermina De Vera. Marianina Bacanin, nag-send siya ng 50 stars. Sheila Embat. Good PM, 24 pa lang ako mataas cholesterol ko. Ano ba ang dapat kong gawin? Mag-take ako kayo ng gamot. Tapos syempre, exercise, diet. Iwasan nyo kayo mga matatamang pagkain. Lavina Florendo, watching from Antipolo City. Okay, si Maria Sahara Santiago. So next time daw, toxic goiter naman. Sige po, Ma'am Maria Santiago. Sa Friday po, toxic goiter po ang ating topic.
From General Trias, Cavite, si Rosemary Romero. Okay na. So, may mga katanungan pa ba kayo para mag-end na tayo? Kasi, 9:41 na tayo. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig, no? Ay, sa inyong pakikinig. May humabol si Hazel Mariano. Para saan po ito nagamag? Xyloric 100 milligram. Hindi ba pang uric acid yan? Yung Xyloric na yan? Hindi po yan pang sa cholesterol. So, maraming salamat ho sa inyong pakikinig. Next Friday ho ulit tayo. So, to end po. No, to end. Yan si Lynn Rinal muna. Lynn Binal. Cholesterol ko po 274, mataas din ang uric acid, pero nag-exercise lang po. Binigyan po ako ng atorvastatin, 2 days lang ako nag-take, nag-normal agad, kaya stop na rin po. After 6 months, tumaas na naman po. Kaya nga po, Ma'am Lynn Binal, maganda ko kung ituloy-tuloy mo yung pang-cholesterol mo. Hindi yung dalawang araw lang tigil ka na. Tuloy-tuloy po, pwede yung mababang dose. Woo! Randy Ingel, watching from Oxnard, California. Hello po, Sir Randy. Okay. Thank you po for watching. Mary Beth Macalina, ayan, hemoglobin A1C daw. Parang na ano ka na, nasagot ka na yan. Doc D, sana po mabasa. Nabasa ko na yan ah. Okay, nabasa ko na. Okay. So, to end po, ang ating verse for tonight po, yung Hebrews 11:1. No, sabi po doon sa Hebrews 11:1, now faith is a confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Yun po yung tinatawag na faith, na yun yung confidence, kung ano po yung inaasam-asam po natin, at assurance po na na mangyayari ito kahit hindi po natin nakikita. Okay. So, last na, Erickson Geronimo, side effect po ng atorvastatin, nakakahina ng memory. Tama po kayo, sir. Kailan iinom ng gamot para sa cholesterol? Ay, sinagot ko na ko yan kanina. No? Okay, kung kailan inom ng gamot. Watching from Egypt. Hello, Cha Asurero. Hi, Doktora, watching from Egypt. Nako, sana makarating din ako ng Egypt. Pero, tawag dito, nagpunta lang ho kami noon. Di ba malapit na ho dyan, malapit ho sa Egypt yung Israel. Hanggang Israel lang po ako. Thank you, Rina Rina. Mag-ingat ka din, Rina Rina. Maribeth Macalina, 7%. Okay ba hemoglobin A1C? Okay na okay. Eva Obrero, naimbag nga rabii. Naimbag nga rabii din. Eva Obrero. So, pakishare po. Thank you po. Salamat ho sa nagpadala ng stars. No? Naka 775 stars po ako. Thank you very much po. Elisa Agkawili, watching from Dubai. Thank you. So, till next Friday, maraming salamat po. Thank you po.